Hello, good morning. This is your Yuyu Sam. Welcome. Ako ngayon ay nandito sa Palayan upang mag-grass cut. Nung sinabi ko na mag-grass cut, hindi ako natuloy dahil sa mga pangyayari na hindi mapigilan sa kapangyarihan ng isang tao dahil yung aking tiyahin ay biglang namatay noong February 14. At ngayon lang ako bumalik 21 na bago ako nag-grass cut ay naglagay na to ng pre-broadcast ag fertilizer o top dressing kasi 45 days old na ang rice kaya kailangan na mag top dress or mag pre-broadcast ag fertilizer. Ang aming ginagamit na fertilizer ay urea. Asya nga pala, bago tayo ay magpatuloy, ako muna ay magpasalamat sa aking mga taga-subaybay at taga-panood, sa mga subscribers na walang sawa na palaging nagsuporta sa aking rice farming vlog. Hindi ko kayo maisa't-isa, taos-puso ako nagpasalamat sa inyo dahil palagi kayong nandito sa aking tabi at nag-support sa aking YouTube channel. Tapos na to naglagay ng fertilizer at ngayon naman ako ay nag-grass cut sa both sides ng boundary sa dalawang may-ari ng rice field. Sa kabila dito sa aking right hand ay aking tiyahin, dito naman sa kaliwa ay ang sa amin, sa aking likuran ay ganun din. Ngayon ang palay nito ay bali 2 days pa lang pagkatapos ng paghagis ng fertilizer at wala ngayong tubig, pero mayroong tubig, hindi man masyadong igahan, yung fertilizer ay lusaw na siya. Maari sa next days or within 2 days from now, naglagyan na to ng tubig dahil sa ngayon ay nag-umpisa na ang init ng panahon dito sa amin. Kahit nag-umpisa na yung init sa amin dito, ganun pa man ay ang amihan at northeasterly wind ay ganun pa rin ay nandito pa, pero hindi na masyadong kalakasan, mahina na siya dahil papalapit na sa summer time. Nandito na tayo sa huling bahagi ng February. Next week ay March. Ito ang aking update, nalagyan na to ng fertilizer na urea at yung dahon ay dark green. Nung nakaraan ay dark green din dahil na-covered pa siya sa paglagay ng fertilizer noong pag 1 month, kasi bali 3 beses na to siya naglagay ng fertilizer. Nung una yung basal o yung pag pre-broadcast ng fertilizer during a transplanting of rice, on that day of rice transplanting naglagay ng fertilizer. After a 1 month, naglagay uli ng fertilizer. Pero bago naglagay ng fertilizer, ay nag-unweed muna sa mga damo. Pagkatapos na pag-unweed sa mga damo, naglagay na ng fertilizer. Within 3 days after applying a fertilizer, nag-spray ng chick for the prevention of rice bugs and rice black bugs or any other insects na pumupunta rito sa tuwing pagkatapos ng pag broadcast. Ito ngayon, dahil naglagay na ng fertilizer, within 3 days, maaaring mag-spray na rin ng insecticides o pesticide. It depends upon the
choices of the caretaker of the rice fields. Ngayon ito ang aking ipakita sa inyo. Mainit ngayon ang panahon at maya-maya ako ay pupunta doon sa isang barnyard at doon sisilong muna bago uuwi. Ipakita ko lang sa inyo ang kalagayan ng palay na pagkatapos ng pagka-pre-broadcast of fertilizer within a 45 days old of rice. Malapit na kasi itong magbunga. Lahat ng palay, kahit man siya ay 4 months o 3 months, pagtungtong talaga niya ng 45 days, mag-apply na ng fertilizer for a top dress or a pre-broadcast, kasi yun ang importante. Isa yan sa mga kailangan ng palay para mas healthy ang pagkaroon ng pag-pregnant ng mga palay. Kasi ito ngayon, makikita nyo na ang yung puno ng palay ay malaki na siya. Ika nga parang almost pregnant na siya. In by this coming March ay maaanito siya mga sa huli ng March, katapusan ng March, dahil lalo ngayon ay mainit. Madali lang mag-matured ang rice greens dahil mainit siya. At ito yung pinakamagandang ani sa lahat na mga rice farmers. Ito yung first cropping season of farming, kasi nandito siya sa mainit na panahon. Maganda ang tubo ng palay, less of winds, less of rains or typhoon. At yung mga insects ay hindi masyadong pumupunta rito dahil sa sobrang init. Kaya yun ang dahilan na mas maganda ang yield of harvest sa mga rice farmer sa first cropping season of farming the rice. Hindi katulad doon sa second cropping na maulan, nandoon yung bagyo, lahat-lahat na nandoon, so mabagal at mahina ang ani. So hanggang dito na lang ang aking rice update sa umagang ito. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.